Hello, hello, mga kaibigan. Ito na naman tayo, nagkikita na naman tayo kasi meron na naman akong panibagong experiment. I hope na okay lang kayo, mga kaibigan. At welcome sa akin channel, The Mel's Cuisine. Sa ngayon, magluluto ako ng isang chicken with grill and I have my noodles and vegetables. Anyway, ipapakita ko muna sa inyo ang aking chicken kasi minarinate ko yan 2 hours before para maging maka-absorb yung kanyang spices. So ngayon, ipapakita ko sa inyo. So ito yung aking chicken. Minarinate ko ito ng 2 tablespoon of tocino powder, 2 tablespoon of soy sauce, then 1/2 teaspoon of salt, and this is parsley. And then I marinate it for 2 hours kasi kailangan mga 2 hours mong i-marinate ito dahil para maka-absorb yung kanyang mga spices. So ngayon, ang gagawin ko nito ay ilagay ko to sa grill mamaya. Ilagay ko na lang sa grill ng oven dahil wala akong ihawan o grill ng para ihawan sa ano ba yun sa Tagalog, ihawan or grill sa English. Sa ilalagay ko na lang sa grill ng oven. So ngayon, dito muna siya. Mayroon akong vegetables. Ito ay Chinese pig choy. And mayroon akong noodles. Ito ay special pancit canton. And mayroon akong garlic and onion. Of course, mayroon akong nilagang buto-buto ng manok, ng chicken. Bali, ano ito, chicken broth. Kasi ayaw kong magamit ng chicken cube or chicken broth na sa can. Kasi pwede ko naman gawin dito na ilaga ko yung mga buto-buto ng manok. So ngayon ito ay ready na rin. So ngayon, ang unahin ko muna ay yung aking chicken, ilagay ko sa oven. Ito siya, ilagay ko sa sarap. Tapos ilagay sa oven. Alagyan ko muna ng paper foil. Itong foil, itong ano ko, parang hindi mag-detect yung kanyang salt. Kaya lagyan ko na siya ng papel para madali maglinis ng aking oven dish. Ngayon, ilagay ko yung aking wrap. Ilalagay ko na yung aking chicken na minarinate. Ito siya. Ayan. Itong isa kong chicken kasi ayaw nila na ayaw ng matamis na ano na marinate. So ito ay minarinate ko lang ito ng salt and pepper at saka soy sauce kasi ayaw niyang matamis yung isa. Ngayon, ilagay ko na siya sa oven kasi ready na yung oven ko. Ilagay ko siya sa grill para mabilis. Tapos ilagay ko siya ng 30 minutes, titingnan ko. Anyway, titingnan ko rin. I-check ko. But I will put it into 30 minutes. So ito guys, yung aking gulay ay iluluto ko muna yung itong steam niya, itong puno niya, dito sa aking sabaw na chicken broth ito, but yung ginawa ko. Okay, iluto ko siya ng ganun para hindi bigla na maluto yung kanyang dahon o yung green leaves. Unahin ko muna itong steam niya kasi matagal ito maluto. So ganun muna. At lakasan ko ng apoy. Ngayon titingnan ko siya kasi baka ma-overcook siya. Para mamaya, pag ginisa ko siya sa bawang at sibuyas, ay hindi siya ma-overcook yung dahon niya kasi luto na yung kanyang steam, yung puno. So, lutoin ko muna siya dyan. So ngayon guys, kukunin ko na kasi luto na yung puno niya at ayaw ko naman maluto git ang dahon niya. So kukunin ko siya at papalamigin ko muna. Yan, palalamigin ko muna siya. So ngayon ito ay ipat ko dito, but i-drain ko siya kasi lulutuan ko siya ng aking noodles. Diyan ko iluluto ang aking noodles ng madali lang. Yan guys.
ito na siya. Ginawa ko na. So, habang pinapainit ko yan, continue cooking yung aking burot. So, ililipat ko siya dito sa kabila. So, ililipat ko dyan sa kabila. Ayun. At ngayon ay magigisa ko ng aking gulay. Ngayon, painitin ko muna yung aking kasarol, ang aking kawali. Ipainit ko muna yung aking kawali. Lagyan ko ng olive oil. So ngayon, ipapry ko muna yung aking garlic. And then, onion. At bago ko ilagay itong aking Chinese pichay, ay yan ang magkalaki. Ba't yung isa, itong iba, hindi ko pa nahiwa. So, hiwain ko siya. Ayan. Separate ko. At pag yun, nag-separate na. So ngayon guys, ilalagay ko na yung aking Chinese pichay. Igigisa ko dyan. Para maluto yung dahon niya. Pero madali lang ito. Ngayon, lagyan ko siya ng toyo. 1 tablespoon. I will see later kung dadagdagan ko sa mamaya. At saka yung aking oyster sauce. Para masarap. 1 tablespoon also. So guys, ngayon, haluin ko na siya. Hinahanap natin ang apoy para hindi masulog. Yan yung madali lang maluto yung dahon niya. Ay kung isabay mo yun sa pagluto ng steam niya, madudurog siya, ma-overcook. So, katamtaman lang ang pagluto ng dahon niya. Ngayon, lagyan ko siya ng peak or I will add a little bit of this lemon pepper salt pang padagdag ng lasa, more flavor. Kasi medyo nagbasa siya kasi naghina yung apoy. Lakasan ko na naman para matuyo-tuyo ng paunti. Ngayon, tikman natin kung ang lasa niya ay exact. So, I need 1 more tablespoon with this sauce, with this oyster sauce. Kasi medyo marami yung aking Chinese pichay. Pero crispy pa naman yan kahit over, medyo cooked na yung dahon niya. Pag kinain mo, crispy pa rin. So, it's okay now. This is already cooked. Ngayon, kukunin ko muna siya. Ilagay dito. Kasi hindi paluto yung aking noodles. So, lalutuin ko muna yung noodles ko. Mahina yung apoy dyan. Ilipat ko muna siya. Kasi medyo mahina. Ito ay mas mabilis kasi malaki. Ito ay masarap na sabaw na ito. Pwede na rin sabaw nga sa ibang pagkain. Kasi kanina, sa pagluto ko nga, yung boil ko sa nilagyan ko lang siya ng asin, bay leaf, at saka paminta. So, masarap siya. Nilaga ko siya ng mga an hour. Yung simmer ko lang ng very low heat paglaga ko. So, ito ay masarap ang lasa niya. Yeah. Masarap na ang lasa niya. Matagal magkulo. It takes time to boil so we can put it over. Getting cooked because it's warm. But still okay. It's not completely overcooked. Still okay. Very simple and quick. So now I will put my noodles. Won't finish till tomorrow. Para madaling lumambot, lagyan natin ng tubig sa taas. Kasi pag i-push natin, magbe-break siya. So, ganun na para hindi siya mag-break. We will see. Just exact. You see, didn't break so much. Dali lang maluto ito. Tapos, i-ano ko siya, i-drain ko ulit. We'll see. 1 minute. Ano guys, sumahaba siya. Hindi siya overcooked. Hindi siya nag-break. Pwede rin yan, magawa ka ng soup, pwede rin ito. So, i-drain ko to guys, kasi pag medyo magtagal siya, mag-overcook siya. Ngayon, ilagay ko itong aking. I will not rinse guys, dahil mawawala ang lasa niya. Yung flavor ng aking chicken broth, mawawala ang lasa dito sa aking noodles. So, hindi ko siya huhugasan. Tama-tama lang. Ngayon, guys, ilagay ko na siya sa aking. Ayan na siya.
parang ano lang, looks like pancit na rin, ano? Pero hindi yan mag, ano, hindi siya magdikit-dikit kasi niloto siya sa tubig, sa sabaw na may ano na rin, may taba. I think a little bit of salt kasi nauubosan siya at hinaan ko yung apoy. Ngayon ba, guys, ibalik ko na to. Nagugustuhan ito ng lahat. Palagi itong gina-request nila sa akin. Ngayon, i-off ko na yung aking apoy. At ganun lang siya. Maluluto na siya kasi yung noodles luto na. Actually, ready to eat na yan. Kaya lang, hihintayin ko yung aking chicken na sa grill. Kasi sabay silang kainin yan. Okay, guys? Easy, no? So, okay, guys. Kukunin ko na yung aking oven. It's ready now. Dito na siya. Okay. Ooh. Napakaganda, oh. Parang inihaw din siya. So, ngayon, ililipat ko na siya dito sa aking serving dish. So, ito na siya, guys. Ready na. Ready to eat. At ito na rin yung aking noodles at vegetables. So look guys, they are ready now. So now we are going to try. Let's eat. Ito yung aking noodles. Tingnan nyo. Ang ganda ng noodles ko, no? So ngayon, kakain tayo ng noodles ko. Look, ang haba ng noodles ko, may lasa na yan. Good flavor. So ito na guys, yung aking plate. Yan na siya. So, ito guys, yung aking niloto. Ang aking niloto na masarap, grilled chicken, at saka yung noodles ko, at saka vegetables, nakita naman ninyo. Alam nyo guys, mas masarap yung chicken nyo kung i-marinate ninyo ng longer. Minsan, maganda i-marinate ng mga overnight, or kung walang oras, 2 hours, kagaya ngayon, 2 hours kung ging marinate, kasi wala akong time kahapon na magawa, o kaninang umaga. So, ngayong hapon ko lang ni ginawa. So, 2 hours ko siyang ging marinate. So, ngayon, tikman natin. Invited ko kayo na kumain ng kasabay ako or kaya lang malayo kayo. So, tikman natin muna bago tayo magkwentuhan. Yung chicken ko ay medyo juicy pa. Tamang-tama lang pagkaluto niya. Nilagay ko ng 35 minutes. 30 normally, but dinagdagan ko pa ng 5 minutes. So, it is 35 minutes. So, tamang-tama lang pagkaluto niya. Juicy pa siya. Soft. Kaya lang, tikitikman natin anong lasa. Oh, mainit. Masarap siya. Kasi pag, yung nilagay ko lang na tocino powder ay 2 tablespoon. Tapos 2 tablespoon din ng soy sauce. And then a little bit of salt. Half a teaspoon. And then salt and pepper. So, okay na siya. So, pag, alam mo naman ninyo, pag ang tocino powder, masarap yun. Pero hindi ko lahat ginamit gawa ng otherwise tocino na siya. So, masarap ang lasa niya. At saka yung noodles ko, masarap ang lasa niyan kasi niloto ko nga siya sa nilaga kong buto-buto ng manok. Parang ano na siya, chicken broth na. So ito na siya. At ganun din yung gulay ko. Hindi masyadong naloto, nag-ano lang yung dahon niya, yung leaves niya na green. But hindi siya yung masyadong durog or lumambot, katamtaman lang siya. Parang gusto ko na ituloy yung pagkain ko. Okay guys, alam ko nanonood lang kayo sa pagkain ko at nag-enjoy talaga ako sa pagtikim ng aking niloto. As usual, gawin nyo sa bahay nyo. Kasi madali lang gawin, mas maganda sa mga bata. Kasi yung noodles, gustong-gusto ng mga bata, yan. Tsaka mura lang, kayang-kaya yung kanyang budget. Hindi masyadong expensive ang budget nito. So, maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo sa aking channel. At sana yung blessing na ibinigay ninyo sa akin, yung tulong ninyo, yung pagka-generous ninyo, ay ibalik naman sa inyo yan ng Panginoon. Maging marami pang blessing ang darating sa inyo. Lalo na't ang importante sa atin ay yung health natin. Pangalawa, safe tayo, lalo na ngayon sa mga pandemic. Pangatlo,
meron tayong trabaho, healthy pa tayo, at masaya tayo. Meron tayong may finance sa ating mga anak o pamilya natin. So, iyon ang pinaka major na assets na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, ang pag-subscribe ninyo sa akin, salamat. At I hope nga magkita pa tayo sa susunod na video at maging masaya lang. Okay, mga kaibigan. So, maraming salamat and see you in my next video. Bye!